Hi guys! Welcome back on my YouTube channel. On this video, i-share ko naman sa'yo at ituturo ko na rin kung paano gumawa ng Trust Wallet account. Pero karaktero, bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede naman pakiclick yung subscribe, then click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video na pwedeng pagkakitaan online. Let's go! Alright, so punta ka sa Play Store, i-download mo muna yung Trust Wallet. So, search mo lang rito, Trust Wallet. Okay. Then, dahil na-install ko na siya sa aking phone, so dito sa right side, okay, itong green nakita nyo open, ang nakalagay dyan is install. So, i-click mo lang yan. Once na-install mo na siya, pag open mo nyan, ito yung lalabas, no? And then, click mo lang yung create a new wallet. Okay? Check mo lang ito lahat. Okay? So, pwede mo rin yung basahin. Okay? Once na check mo na lahat, click mo itong continue. Now, dito sa video na to, hindi mo makikita ito. Naka-block yan. Dahil hindi siya may screen record. At hindi rin siya na-screenshot for safety ng iyong account. Okay? May lalabas dyan na your secret phrase. Ibig sabihin niyan, huwag mo siyang i-share kahit kanino. And okay? Then may makikita ka diyang mga 12 words. Okay? Yung 12 words na 'yan is may kanya-kanyang number. So ibig sabihin niyan naka-organize siya. Okay? And then may makikita ka diyang copy. Click mo yung copy. Okay? And then ang gawin mo diyan, i-save mo ngayon siya. So it's up to you kung saan mo siya gustong i-save. So sa akin, isinesave ko yung mga ganito is sa keep note. Okay? So, meron akong keep note. Kagaya nito. Okay? So, this is for demo lang. So, ito yung mga 12 secret words na lumabas doon. Okay? So, ngayon, kailangan mo siyang input ulit. Okay? Click mo lang yung continue. Okay? Pag-click mo nung continue, itap mo lang yung words. Dapat magka sunod-sunod sila. Okay? So, ang una rito is Away, Royal, Vibrant. Okay? So, hindi nyo nakikita ngayon to. Naka-block. Away, Royal, Vibrant. Okay? So, ang number 4 is Better, Detail, Assume. Better, Detail, Assume. And don't worry, kung magkamali ka naman, pwede mo naman ulit-ulitin yan. Pero dapat isave mo muna yung itong mga secret phrases na to. So, Tuple, Unusual, Give. Tuple, Unusual, Give. Okay? So guys, hindi nyo nakikita yung pag bumabalik ako sa Trust Wallet ah. Kasi naka ano siya, black. Plate, Battle. Plate, Battle, Drop. Okay? Once tama yung paglagay mo ng mga secret phrases, okay? Itatap mo lang naman yan. Okay? Makikita ka dyang well done. And mag-highlight yung done sa baba, no? Click mo lang yan. Okay, and there you go. Nakapag-create ka na ngayon ng wallet. Done. Now, paano mag-add ng mga token dito? Itong Bitcoin, Ethereum, BNB, naka-default na yan. So, automatic, nandyan na yan. So, paano ka mag-add ngayon ng mga token? So, for example, yung Polygon Matic, i-add mo. Okay, dito sa right upper corner, meron dyang two lines na may circle. Click mo lang yan. Okay, i-search mo lang Polygon. Okay. And then may makikita ka diyang button sa gilid. Ito. I-tap mo lang 'yan. Ayun, makita mo mag-blue siya. So, check natin kung na-add na siya. And yun na siya, na-add na siya. Okay? So, kung gusto mo pa mag-add ng another token, click mo lang ulit 'yang two lines na may two circles sa right upper corner. Okay, so for example, USDT. Okay, ng Polygon ang i-add mo.
So scroll ka lang. Okay, ito yung USDT ng Polygon. Okay? POS, Tether, USD, USDT. May makikita ka naman ng network diyan, Polygon. Okay? Yan yung kanyang USDT. Ganun ulit. I-click mo lang ito. Okay, click mo lang yan. Mapunta siya sa taas. Okay, so yan. Click natin kung na-add. Yan na siya. Okay, added na siya. Okay, yan na siya. So, paano mo naman ngayon mapapalitan itong pangalan na to, no? So, pwede mo yung customize. Pwede mong lagay yung pangalan mo dyan. It's up to you. So, i-click mo lang siya. Okay. Then, burahin mo. Then, lagay mo lang yung pangalan na gusto mo. Okay, then back ka lang. Pag okay na. So, refresh mo lang. Drag mo lang para ma-refresh. So, ayun, napalitan na siya, no? And then, pwede mo palitan yung currency niya, no? So, as you see, naka-peso siya. Paano mo yung papalitan? Click mo itong settings sa right lower corner. Click mo itong preference. Then, click mo yung currency. Okay, dyan mo hanapin yung peso. Okay, kung gusto mo siyang naka-peso. It's up to you. Kung gusto mo rin naman dollar, pwede mo namang hayaan na yan. Naka-default yan sa dollar. So, sa akin kasi naka-peso na siya. So, yan yung Philippine peso. Click mo lang yan. Okay, mapapalitan na yung kanyang currency. So, yun guys, ganun lang kadali ang mag-create ng Trust Wallet account. Napakasimple, napakabilis at napakadali. And doon nga pala sa ating mga new subscriber, maraming maraming salamat po. At sa ating mga solid karatera dyan na walang sawang tumatambay sa ating munting YouTube channel, maraming maraming salamat po. Thank you so much guys for watching. God bless sa ating lahat. See you on my next video. Goodbye.